Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumayin yung lahat. At sumayin yung rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Isang pinagpalang araw ang handog sa atin ng Panginoon at sa ating sama-samang pananalangin sa ating banal na misa. Itas natin sa Diyos ang ating mga panalangin at mga kahilingan. Lalo tigit, special na panalangin para sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating komunidad. Nang sa gayon, lalo pang lumago ang bokasyon patungo sa pagsunod, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, upang tayo maging marapat na makinabang para sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ating mga nagawang pagkakamali, mga pagkukulang, at humingi tayo ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ito'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya na kaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon, ang mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo sa mga tao.
Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin at pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig at matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang mananampalataya, ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa tagpong ito sa Ebanghelyo, ating maaalala si Nicodemo,
sapagkat ito ay parte ng pagpapaliwanag ng ating Panginoong Hesus kay Nicodemo tungkol sa anak ng tao. Batid natin si Nicodemo bilang isang Pariseo. Siya ay nagtungo kay Hesus isang gabi upang malaman ang katotohanan. Sapagkat sa kanyang puso ay may pangungkita, sa kanyang puso ay may paghahanap. Sa kanyang puso ay merong pagnanais na malaman at makilala ng Kristo ang ating Panginoon. At dito nga ipinaliwanag ni ating Panginoong Kristo kay Nicodemo na isang Pariseo ang katotohanan tungkol sa anak ng tao. Sa Ebanghelyo kahapon, ipinaliwanag ni Jesus na ang anak ng tao, katulad sa kung paano itinaas ni Moises ang ahas na bakal sa disyerto at ang lahat ng tumingala dito at tumingin ay maliligtas, ganun din ang anak ng tao kapag siya itinaas sa kalangitan. At dito, tagpong ito sa Ebanghelyo natin sa araw na ito, pinapaunawa ng ating Panginoon Kristo ang kahulugan ng pag-ibig at awa. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave us His only. Ang pag-ibig ng Diyos sa isang pag-ibig na nag-aalay, pag-ibig na nagbibigay, pag-ibig na kayang lumimot ng sarili upang yakapin ng buong buo, upang ialay ng buong buo kahit ang kanyang pinakamamahal. Pag-ibig pong ito ay ating matatawag na pag-ibig na oblative. Ibig sabihin, pag-ibig na kayang maglaan at mag-alay ng sarili. Pag-ibig na kayang lumimot kahit sa kanyang sarili. Pag-ibig na puspos ng pagsasakripisyo. At sa ating buhay Kristiyano, isang napakahalagang salita ay yung sacrifice. Ang ibig sabihin, sacrifice. Sacrum facere, ibig sabihin, pinapaging banal. At ganun po ang pag-ibig. Ganun ang sukatan ng tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, tayo ay pinapaging banal. Tunay na pag-ibig, yung kayang lumimot. Ang tunay na pag-ibig, yung kayang mag-alay at patuloy na magbigay. Paglaan ng talento, ng talino, paglaan ng oras sa Panginoon. Katulad ni Nicodemo, minsan tayo ay nalulugmok sa kadiliman. Subalit katulad din ni Nicodemo, nawa tayo ay gumawa ng paraan pang lumapit sa pagtungo sa kanila. Alamin ang katotohanan, lumapit sa ilaw at hindi manatili sa kadiliman. Sa pong pamamaraan nito ay sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na panalangin. Ang pagdiriwang ng banal na misa, ito po ay napakagandang pamamaraan upang ating maunawaan, mas makilala ng Panginoon ang ating Panginoon. Sa ating pamamaraan bilang mga Kristiyano, ang paglapit sa ilaw na siyang nagpapaunawa sa atin ang katotohanan, siyang nagpapadama sa atin araw-araw ng pag-ibig, ang ilaw na siyang gumagabay sa atin sa ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Ang ilaw ding ito ang nagdudulot sa atin ng pag-asa, lalo tigit kapag tayo dumadating sa oras ng pagkabigo, pagkalito, pagkalihis ng lahat. Sa ating banal na misa, ating idalangin, na nawa tayo pagkalooban ng Diyos, ng grasya, upang ating tanggapin
upang ating maunawaan ang matatag na pananampalataya, upang ating maunawaan ang pag-ibig ng Diyos sa ating sakripisyo na Kanyang ginawa, upang siya'y ating tanggapin ng at katulad niya, matutunan natin ang magkaroon ng labis-labis na pag-asa, magkaroon ng pananampalataya, maaari nating ibahagi sa ating kapwa. Taglay ang pagtitiwala, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos Ama, na labis na nagmamahal sa mundo kaya't ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang hindi na mawala ang mga naniniwala sa Kanya, pagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makaunawa ng mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namamayapa na, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, puspos ng awa at ng pag-ibig, turuan niyo po kami patuloy na sumunod, patuloy na magmahal sa aming kapwa. Puspusin niyo po ang aming puso ng inyong banal na awa at pag-ibig, nang sa gayon kami maging inyong ganap na tagapaglingkod, tagapagbahagi ng pananampalataya sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos samang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siyaring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw nga po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamat. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol, ni San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na malakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag nang tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kami pasulong na makahakbang patungo sa dati naming mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Magsiyuko kayo at hingin ng pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukupkup sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay sinuwang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal niya ng mga nasa kalangitan, pagkalooban ng kapayapaan, malusog na pangangatawan at buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay inialay na, humayo kayong taglay, ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating Panginoon, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya humingi na lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng abagong buhay. Sa pamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Panalangin sa nobena. Mahal na inala lagi sa klolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang naging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Bonggili mo tanghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi na iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina,
Ikaw ay buong pustong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong na iyong pananalig at pagtitiwala sa makamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami makakrus at mga tiis na sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahagi na mo kami na iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin. At tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang dinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng narito ngayon, mataimtim sa loob na inihiling namin sa iyo, aming ina. Tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak. Makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanila ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na maaasa sa iyong pagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Inanalagin sa klolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maigpit nawang bigkisin na sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi sila maging tapat at mapagmahal sa isa't isa. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia, hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran na kanilang mga anak sa pamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kami lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ng aming tahanan tulad na yung tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayon maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating inanalagin sa klolo, Santa Maria, panalangin mo kami. Santang Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming inanalagin sa klolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang kasama mong ipagdiwang namin ang tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging na mga mahigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpuamanhin at magpapagpumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pagkakaibigan ng Diyos sa amin
Dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi namin sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng samasamang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay ng mga Kristiyano sa pamagitan ng pagmamahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dagal ng trabaho sa pamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagal ng kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maghihanda kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ang aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Sa kuy ano, di na isang kayamanan at lupa.
Pasasalamat. Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikanalugod ng Ama na ang buo niyang pagka-Diyos ay sumaiyo at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mo ang pagsisihan namin lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin na laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamagitan ng pagnubena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mga pagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdami ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalawalhatian at pasasalamat ay mapasakam ng banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtiis at ng pangailangan ng tao na iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming panalangin para sa mga minamahal naming may sakit, lalo na. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po.